Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigat kung mawalan sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Araw po ng Sabado, sa 5th linggo ng 40 araw na ating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga kahilingan. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan
sa lupang tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin, itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pari mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitayo po ang lahat. Sinabi na Panginoon kasama ay layuan, kasalan ay pagsisiyan, kayo ay magbagong buhay, magbaliklob na tunay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote, noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang mga nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon,
binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglalakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang maliit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang piyesta ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa piyesta o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipagdiriwang na po natin ang Linggo ng Pagpapakasakit bukas, at ito na yung hudyat ng pagpasok ng Semana Santa, at ito ang rurok ng ating 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dito inialay ng Panginoon ang kanyang buhay, dumanak ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran para sa ating kaligtasan. Marahil ang katanungan sa atin ngayon ng ating Panginoon, sa 39 araw simula noong Miyerkules di Abo na pinaghandaan po natin ang 40 araw na paghahandang ito, ano ang naging leksyon para sa ating pananampalataya sa pagpasok ng Semana Santa? Papaano naging makahulugan para sa atin ang paghahanda na ito ng kanyang pagpapakasakit? Sa ating ebanghelyo ngayon, bilang pinakapinuno ng saserdote at the time sa katauhan po ni Caiaphas, na kung saan namumroblema ang mga Hudyo dahil marami na ang ginagawang kababalaghan ng ating Panginoon. At ang ating ebanghelyo ay karugtong noong buhayin na muli ng ating Panginoon ang kanyang kaibigang si Lazaro. At sa pagbuhay ng ating Panginoon sa namatay na si Lazaro, ito ang naging mitsa ng kanyang buhay din. Ano ho? Nabagamat napagtagumpayan niya ang kamatayan sa katauhan ni Lazaro, napagtagumpayan in the sense na muli niyang binuhay ang kaibigan na 4 araw nang nakalibing. Napagtagumpayan niya in the sense na balang araw, ito rin ang gagawin niya sa kanyang sariling pagkamatay. Babangon na kusa ang ating Panginoon para patunayan ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Kaya nga, gulong-gulo ang mga Hudyo. Dahil pag nangyari ito na kung saan ay ang tao ay mananampalataya sa kanya, dahil sa mga kababalaghang kanyang ginagawa, ang kinatatakutan ng mga Hudyo, baka sila'y puntahan ng mga Romano at magkaroon ng digmaan. Dahil ang inaantay lang ng mga Romano, binabantayan nila kung saan magkakaroon ng kaguluhan, dahil ayaw nga ng mga Hudyo pasakop sa mga Romano. Sa ganitong paraan, baka magkaroon ng revolusyon sa pangunguna ng ating Panginoon, na kung saan nananampalataya na sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang mga kababalaghan na ginagawa, na simula noong una nandoon yung kanyang pagpapagaling pa lamang sa mga may sakit, nandyan kung ano-ano ang kanyang ginagawang mga kababalaghan, at tinapos ito sa pagbubuhay ng patay sa katauhan niya po ni Lazaro. At dito na po kumilos ang Sanhedrin
sa pamumuno ng mga iskriba at mga pariseyo, kaya sila po'y nag-uusap-usap kung ano ang kanilang gagawin. At sa katauhan nga po ni Caiaphas na nagsalita bilang pinuno ng mga saserdote, ang sabi niya'y, ano ba kayo, hindi niyo ba pinag-iisipan na kailangan isang tao lamang ang mamatay para sa bansa? Kaya nga ang sabi po dito sa ating Ebanghelyo, bagamat parang propesiya ang nabanggit na ito, subalit ito rin ang gagawin ng ating Panginoon, mamamatay siya hindi lamang para sa mga Hudyo, kung hindi para sa lahat ng tao sa kaligtasan na iniintay ng mga Hudyo at ng mga tao sa gagawing pagpapako sa krus ng ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang buhay. Ang ating unang pagbasa ay kinuha po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel, na kung saan ang propesiya po doon ni Ezekiel na sinabi niyang muling titipunin ni Yahweh ang bayang Israel dahil nagkawatak-watak ang mga Israelita. Noong masira ang templo ng Jerusalem, wala na po silang faktor na tinatawag na magkakaroon ng kaisahan ang mga Israelita, at nang lusubin sila ng kanilang mga kaaway, ang southern part kingdom of Israel at saka northern part na kingdom ng Israel, lahat po sila'y natalo sa labanan at sila'y binihag ng kanilang mga kalaban, kaya po sila'y nagkawatak-watak. Subalit ang pagsasabi ng ating Panginoon ngayon sa pamamagitan po ni Propeta Ezekiel na muli niyang titipunin ang mga Israelita, hindi dahil nagbago na ang mga Israelita sa kanilang katigasan ng kanilang ulo, kung hindi tinutupad lamang ni Yahweh ang kanyang pangako sa kanyang pakikipagtipan sa bayang ito na siya nga ang magiging Diyos nila at ang Israel ang kanyang magiging bayan. Ibig sabihin, nandoon pa rin ang pangako, ang katapatan ng Diyos. Sa kabila ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinaninindigan pa rin ng Diyos na kanyang tutuparin ang kanyang pangako, at alam natin na tinupad ito dahil pinabalik uli sila sa Kanaan, ang lupa na ipinangako ni Yahweh kay Abraham at maging kay Moises, mula doon sa Ehipto na kung saan ay hinango sa pamamagitan ni Moises sa pagkaalipin para dalhin sa lupang pangako. At ngayon niya'y nangyari ang lahat ng ito. Pride po ito ng mga Israelita dahil sila naman talaga ang piniling bayan ng ating Panginoon. Tayo po ay nakasama lamang sa kaligtasan na ito dahil hindi nila tinanggap ang ating Panginoon. At nang ialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay sa krus, hindi lamang para sa kaligtasan ng mga Israelita, kung hindi para sa kaligtasan ng sangkatauhan, sino man ang sumampalataya sa Kanya. Kaya nagkaroon ng tinatawag na universal salvation dahil dito sa pag-aalay ng ating Panginoon. At ito ang misyon na ginampanan ng ating Panginoon. Iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-aalay ng Kanyang buhay. At ito ang gagawin ng ating Panginoon sa Biyernes Santo, na kung saan ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, hindi dahil para sa kanyang sarili na siya'y matanyag, kung hindi para sa misyon na iniatang sa kanya ng Ama sa kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa ito po yung sinasabi kong ma-inculcate sa ating mga puso at isipan at magbunga sa ating pang-araw-araw na pagkilos ang kaligtasan na ito, dahil hindi lamang po ito sa pamamagitan ng salita na tinubos ng ating Panginoon, kung hindi sariling buhay ng ating Panginoon. Dugo at tubig ang dumaloy sa kanyang tagiliran para sa ating kaligtasan. At ito'y matatapos, ang pinaka-crown ng ating pagdiriwang ay ang kanyang muling pagkabuhay. Muling nabuhay ang ating Panginoon para bigyan po tayo ng pag-asa
na tayo man kahit mamatay kung tayo ay nananampalataya, muli tayong bubuhayin dahil ang ating Panginoon ay muling nabuhay sa nakatakdang oras, nakatakdang panahon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami ay binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilunggating makamtan sa pamamagitan ng Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinalaki na ng lahat ang napalito mong anak na siyang ako. Nakiramay sa lahat.
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Umingipin na ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria, ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ikaw, pasawin ang kaharian mo, sundin ang loob.
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isa sa gawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawa't dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Mula Lunes hanggang Sabado, ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. 5, bukas po araw ng Linggo, 2 ng Abril, ay sisimula natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inanyayahang makiisa. 6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng carrapol dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Pong misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bindisyon sa mga bagay na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.